Ito yung trophy ko sa second overall ni Nightmare, Vapor Tacloban. Tapos yung 2016, second overall. Mga kalapatis mo ka birdie for today's video. Nandito naman tayo ngayon sa Binangon ng Rizal, mga kalapatis mo ka birdie. Nag-loop visit tayo sa isang panshir. Hindi lang isang panshir, mga kalapatis mo ka birdie. Isa pa siyang coordinator ng club, mga kalapatis mo ka birdie, ng ARPCI, mga kalapatis mo ka birdie. Kaya mga kalapatis mo ka birdie, samahan niyo ako at kilalanin natin itong taong to kung sino to. Tara, let's go! Magandang tangali. Ako nga pala si Jay De La Paz ng Binangon. Pansin ni Jay De La Paz Law. Nahihilig ko sa pag-iipon. Ngayon pa ako. Habang ako kasi airpot ko ng farm ng manok. Ako naman, nahihilig ako sa kalapate. So nung lumaki na ako, tawag dito na nagkaroon ako ng pagkakataon na makajoin sa club dahil meron akong naging kasama na nag-iibon sa party. So, doon ko nalaman na meron palang racing region. That time, nung sumali ako way back 2006 na nag-ano pa ako na, pinag-ibutan pa ako. Doon ako nag-start sa San Dolan Racing Pigeon Club sa Pasig sa SRGC 2006. Nakapaglaro ako doon ng isang season bago kami na iba sa Pigeon. Noong 2006, nakapaglaro ako ng South. Swerte naman na nanalo agad ako ng Super Set Winner. Then, nakapag-lap champion ako ng Naga. Sayang nga lang at hindi ko na i-clock yung ipon ko ng Tacloban kasi hindi ko alam na 2-day race pala ang Tacloban ng araw nung time na yon. Hindi ko na siya na-clock. Akala ko tapos na yung karera. Dapat na solo clocker ng YB na Tacloban. Nahinto ako ng pag-iipon dahil nag-iba nga yung bahay namin sa Riles. Nalipat ako dito sa Binangonan. 2013, nag-start ako mag-ibon dahil sabi ko hindi na ako mag-iiba rito, hindi na ako makapag-tuloy-tuloy na ako ng pag-ibon. Naglaro ako ng 2014. By 2015, naglaro ako sa RRPC, sa MPC. Swerte naman na nanalo kagad ako noong 2015 sa RRPC ng South. Bali, nakakuha ako ng apat sa overall. Nakakuha ako ng second, third, sixth, and seventh overall sa South Super Set. Kinyaki. Bali, yun yung unang balik ko na nanalo kagad. By 2016, sinuwerte ulit. Nakapag-second overall ulit ako sa MPC naman.
Although may mga nanalo rin ako sa RR ng mga Love Champions. Sa MPC ang nakuha ko, second overall, Bukit Laki, kapag saver, takloban ako. Yun yung ibon na tinawag namin Nightmare. Bali, solo clocker siya ng live nung araw na yun, they were in Tacloban. Pagkatapos nun, nagtuloy-tuloy na yearly, swerte naman na nakakapagpatapos tayo lagi ng Tacloban bawat season. Tapos ngayon nga, noong 2017-18, nanalo tayo ng mga super set saka mga Love Champions sa dalawang club. Tapos nagkaroon nga ng pandemic, na-into yung mga laro. Nung nagkaroon naman ng palaro ang ARPC, sinabihan natin, swerte rin na nanalo tayo ng 10th overall. Kung hitlaking, hanggang Tacloban, yun yung ibon ko na tinawag ng tingin. Sa mga gamit ng ibon, nagsimula ako, mga tumulong sa atin na tumulong sa akin ng mga kaibigan at kumpari ko. Noong time na nasa Bigutan ako, nakilala ko si sila Omi Sepeto, sila Bombi Samson. Sila yung mga una kong mga kumpari na tumulong sa akin na matikon. Tapos nung nandito na ako sa Binangonan, nakilala ko na rin sila Edwin Muli. Yun, nagdire-diretso na yung mga nagpaluruin ako kay Edwin. Nagpa-test ako sa kanya na ibon. Swerte naman din na yung nilaro niya na ibon ko is nanalo sa Battle of the Champions sa Pampanga. Yun, doon na lang simula yung pagiging ano namin, mga ibigan namin na papalitan na kami ng ibon kung ano yung magandang pwede gamitin. Sa conditioning naman, before kasi nung nasa Manila, ang ginagamit ko talaga ng mga gamot is yung mga Belgica, yung mga imported. Kaya lang, nung nalipat ako dito sa Rizal, nahihirapan ako kasi bukod sa trabaho, nagaano ako na wala akong time para bumili mga kailangan ko sa Manila. So ako, ang usual yung naghahanap ako ng mga gamot na kung pwede kong pang alternative sa mga ginagamit ko. Gamot ko. Maniwala ka hindi. Ginagamit ko niya sa mga pang panok lang. Kahit sa pagkain ko, hindi ako masyadong masela na kailangan mabahali ng mga ginagamit. Kasi ang katwirang ko, ang importante sa akin, yung bloodline na ginagamit ko, yung sistema natin na yan. Kaya lang, siyempre, pagka may trabaho, kahit hindi ka naman hindi ka yung time talaga na gusto mo, isa yung kahit pagbili ng gamot, hindi ka kagad makabili, lalo na pagka-autos ka. Lalo ko magbumamit ng mga gamot na kung ano lang yung merong nabibili sa malapit sa akin. Before training ng ibon, importante kasi sa akin na magawa mo muna yung tinatawag na cleansing. Ano yung mga yon? Tulad ng pagpupurga, pagpa-flashing, para makondisyon mo yung ibon kung ano yung mga ipapasok mong gamot o kung ano yung mga vitamins na ipatitake mo, ma-absorb agad ng katawan nila. Kasi kung may mga bulati pa yung ibon mo, may mga sakit pa sila, bali wala yung mga supplement na ibigay mo, hindi ma-absorb lahat ng ibon. So ako, before training, at saka before ng derby, ginagawa ko talaga, nandiyan yung napupurga tayo ng
papaligo tayo, magpa-blaster tayo, para at least yung ating mga warrior, eh, kumbaga, in top condition. Saka natin ngayon ibibigay kung ano yung mga vitamins na ibibigay sa kanila para po enhancer. Madali lang naman yung ginagawa ko, wala naman din sikreto na ano, pagka before training, pagka medyo malapit pa lang, hindi na tayo nagkakagawa ng gamot o mga vitamin supplement lang. Hindi pa tayo dapat nagbibigay ng mga ganon. Hindi kasi ko masyadong maano sa gamot. Kumbaga kung ano bang kamari natin na. Pero pagka lumalayo na yun, kailangan na natin bigyan syempre ng mga sinasabi nilang mga babaon. Doon tayo dapat nagbibigay ng mga enhancer ng mga vitamins na pwede na kumakain. Kaya napan-arrival ng ingon, ibibigyan ko lang muna ng electrolytes. Ngayon, pagdating ng bawa ng Monday, binibigyan ko siya ng natural antibiotic, yung honey, garlic, sa tubig, para at least, dahil wala naman sakit ng ito, hindi mo kailangan gawin ng mga antibiotic talaga na gamot. Kumbaga, natural antibiotic, yung honey and garlic, yan, importante yan. Apple cider, magamit din tayo yan. Tapos yung bago dumating ulit ang loading, bibigyan natin ulit sila ng mga vitamins para at least pagdating sa truck ng ibon, meron silang uubusin o hindi sila ganun may stress. Ang isa pa palang importante bago tayo mag-training, dapat ang ibon natin sanay na sa training box. Ibig sabihin, ikaw ang unang magtuturo sa ibon mo na masanay sila na training box para pagdating ng targahan sa truck, hindi sila maligalig, hindi sila nai-stress. Kasi yun ang unang may tutulong sa ibon na hindi sila ma-stress. Alam nila na iahagi sila pagka inilagay mo sila sa training box. Yun dapat ang unang tinuturo natin sa ipo natin, yung training box. Pwedeng magpatulong sa training box kung ano, para at least natin ng kinabukasan, release mo lang kahit na nandiyan ka lang sa ipo. Kumbaga na te-train ang ipo na every time na ilalagay mo sila sa training box, alam nila na ililipad mo sila, ilalayo mo sila. Yun ang unang-unang dapat tinuturo natin sa mga ibon natin. Para naman dun sa mga may sakit na ibon, pagka may mga tinamaan sa amin, isa kasi hindi natin naiiwasan yan na kahit may vaccine yan, nagkakaroon ng problema. O sabihin na natin, kahit sa breeding, nagkakaroon ng problema. Sa akin kasi, ginagawa ko, pagka sa YB pa lang at meron ng problema, huwag na kayo manghinayang magkal. Patayin nyo na para mapalitan. Huwag na kayo manghinayang na gagamutin nyo pa yung panlaban nyo. O iyaan pa natin. Kasi pag nagkasakit dyan, mas lalo mahirap pagdating ng race. Kasi yung sa akin lang, yung mga ibang hindi nagkasakit, eh hindi na nanalo. Ang hirap manalo sa race. Kaya, mas maganda, YB pa lang, healthy na. Bago mo pa lang i-breed, healthy na yung breeder. Para yung YB, less yung problema. Pero minsan talaga hindi natin naiwasan, nagkakaroon ng problema yung mga YB. Pero huwag na natin palakihin mo. Kumbaga, ikal nyo na yun. Mag-breed na lang kayo ulit. Yun yung mga ma-advise ko pagka dito may mga nagkasakit yung mga warriors nyo o yung mga ibon natin.
Pero pagka breeder nyo ang nagkasakit, yun yung kailangan na pa-save, lalo na pag importante yung ibon. Yun yung mga dapat na titingnan mo sa breeding pagka maggagawa ka ng mga panglaban. Kailangan healthy lagi. Yun lang kasi ang ano eh, ang isa pa lang, nakikita mo na agad kung malakas o hindi. Pag main na, huwag mong buhayin. Kain na na. Yun yung advice ko pagka mag-breed sa breeding. Magkakaroon kayo na madadanasan yung maaano yung mga ganun problema. Huwag kayong manghinayang mag-calf. Kasi lalo yung mahirap manalo yung mga nagkasakit na ito. Yung sa ibon ko naman, kung paano ako magpakain, bali, twice a day ako magpakain. Isa sa umaga at saka sa isa sa hapon. Yung ginagamit ko sa mga stock bird ko, yung kumbaga yung pagkain lang na hindi ako gumagamit ng ano eh, mamahalin nga eh. Actually, concentrate lang ang pinapakain ko sa ibon. Kasi, unang-una, hindi ko naman sila pwedeng patabahin, lalo na pag nag-stock lang. Yung ginagawa ko, pangang lang makompleto yung kain ito, yung makompleto yung supplement o ano. Binibigyan ko naman sila ng vitamin sa ibon. Kasi yung vitamin sa kape, doon ako bumabawi. Kumbaga, kailangan may vitamin yung iniinom nila para hindi nila natitake pagkain nila, doon nila kukunin sa tubig. So, iniinom nila. So far, wala naman ako naging problema. Magiganda ko. Pagdating naman ng mga flyer ko, from breeding, hindi kagad ako nagpapalit ng patuka. So habang hindi pa yan lumilipad o hindi pa yan training, naka-breeder mix pa rin sila. Yung breeder mix kasi ginagamit ko lang yan sa mga nakasalang ibon. Bawa, binirin ko sila. Yung pagkain nila masarap. Kasi kailangan nila yun. Kailangan nila kompleto kasi tinatakay sila. Pero yung mga stockbird, hindi ako gaano, kumbaga hindi ako gaano nagpapakain ng kumbaga maintenance lang. Sa breeder, kailangan ng kompleto, vitamins, masarap na pagkain, at saka kailangan kompleto yung binibigay natin sa breeder natin para tawag nito, maipasa nila sa inakay kung ano yung inakay nila. Kasi gumagawa tayo ng panlaban. Pagka flyer naman, ang ginagamit ko nga, sabi ko nga, hanggat hindi pa yan iti-training, hindi pa yan ilalaban, hanggang nasa loob pa yan, hindi ko binabago yung pagkain, breeder mix pa rin. Babago lang yan pagka mag-training na ako. Ako, ma-advise ko lang sa mga newbie panshare na siguro with experience ko. Kumuha kayo ng ibon dun sa talagang sabi natin maganda ang record. Nakikita yung magagaling talaga yung mga ibon na nililipad. Nakikita nyo sila sa result. Nakikita nyo sila sa race. Huwag na kayong magbaka sakali dun sa daw line na sinasabi kasi sayang yung panahon tsaka yung gastos nyo kung puro baka hindi kayo sigurado kasi pareho lang naman ang gagawin nyo eh. Pag nagkondisyon kayo, pag nagalaga kayo, gastos kayo, upos kayo ng panahon, sayang. Kaya dapat magsimula kayo yung talagang sa tama para at least hindi sayang yung panahon at saka makikita nyo na kumbaga eh, lumalaban yung mga ibon nyo. Hindi man kayo agad mananalo pero makikita nyo sa race na nakakarating ng karera yung ibon, na ilalaban yung ibon, hindi yung training pala, upos na kayo. Iwasan nyo yung mga panchir na ano, na tawag nyo na talagang kumbaga mayroon sabihin eh, no? Iwasan nyo na lang basta yung
tumingin na lang kayo sa mga nagagawa ng mga ibon na ano na record nila. Kasi yun lang yung magiging basehan natin. Kahit ako pag bumibili, tumingin lang po. Saan ba ito nanalo? Ano ba yung pinanalo nito? Diba? Kahit magbayad ako, kumuha ako sa kanya, alam ko na meron akong merong magandang result na ibigay sa akin yung buhuli ko. Meron kasi yung mga makukuha ka, kukuha ka lang sa mga daw-daw, sabi-sabi. Eh, siyempre, hindi naman madali kitain ng pera. Sayang. Yun lang yung ano ko. Yung mga advice ko sa mga hindi. Saka, kung maglilipad kayo, ayon dun sa kung anong kaya ng budget. Ang piliin na mag-ibon na hindi naman natin kaya. Kasi yung iba, sabi na natin, nahihirapan sila. Kasi nga, kulang sa budget, kulang sa ganito. Eh, kung kaya nyo maglaro, okay lang naman. Huwag nyo nandamihan. Kumbaga, magsimula kayo kahit konti. Kasi hindi naman padamihan ng ibon. Hindi naman padamihan na nilalaro. Ang isang sample ko dyan, nung nanalo ako noong 2016, ng second overall ako, ang nilaro kong ibon ng tatlo lang. Lahat yon nanalo, nakakuha ng lap, nakakuha ng certificate, yung tatlong ibon. Yung pinakamabigat doon sa tatlo, yung nag-second overall, favored Tacloban. Kumbaga sa tatlong ibon, kumbaga nakuha ko yung panalo. Hindi naman para ngayon. Basta ang kailangan lang natin siguraduhin kung ano yung mga bloodline na ginagamit natin. Kasi yung sistema ang ginagawa natin, pag-aalaga natin sa ibon. Kasi yun lang matutulong natin sa kanila eh. Para at least makauwi sila at makapagla. Oh, eto nga pala yung mga achievement natin ng mga laro natin. Eto yung trophy ko sa second overall, yung Nightmare, David Tacloban. Kasi yung 2016, second overall ng PC 2015, third overall. Tapos yung mga ano natin, mga survivor winner natin, mga champion, mga solo champion. Patuloy na ito, solo champion siya, mga survivor. Ito naman yung mga lap champion. Medyo natatanggal lang nga yung mga, ito yung mga, mga trophies natin na achieve ng race. Tara, punta tayo sa breederan ko. Ito yung sa hen, mga hen ko na stock. Ang ginagawa ko kasi ngayon, sa pairing, naglalagay ako ng cock dito, natural pairing yung ginagawa ko. Pagka meron akong gustong cock na gamitin, pinapasok ko lang dito sa hen section para siya yung mamili kung ano yung paparisa niya. Before kasi, nagpe-pairing ako, namimili ito ng lalaki at babae. Tumatama naman, pero sa experience ko, mas maganda yung result ng mga tinesting ko na natural pairing. Yung sila ang mismong namimili ng paparis. Sa experience ko lang yun. Eh, hindi ko alam sa iba. Yung sa akin lang. Sample, ito. Ito yung mga nakabreed ko ngayon. Ito, yung mga YB ko, bago ko iakyat, nilalagay ko muna sila sa isang lalagyan para matuto muna silang kumain. Mag-isa, makipagbanggaan sa mga kasama nilang YB. Kasi para hindi sila mabugbog sa taas. Ito yung mga breeder ko. Ito, yung Vandenbroek na cock. Pinaris ko rin sa Victor ko.
ito yung producer ng 10th overall ko ng ARPC. Si Tintin, ito yung magulang ni Tintin. Bundle ko, cross mo dito. Tapos, ito yung magulang nung nilipad ni Alvin Catalan na first overall ng North. Ito yun. Tapos yung iba, ganun din, mga bundle group, cross ng... Kasi paborito ang baseline ko talaga, bundle group. So, halos lahat ng ginagamit ko, may pinapasukan ko nun. Iniikot ko lang sila sa ibang mga bloodline. Tulad na ito, yung Victor ko, nakakross sa ibon ni Bombi, Samson, Katanalo. Ito yung ibon na line ng first overall niya ng silver category ng RMC. Nakapasok dyan yung mga dugo ng mga champion bird niya. Tapos ganun din dito, bundle bro, cross din ng mga Arden, mga ganun. Basta ako, alos lahat ng ginagamit ko ngayon, may pasok ng Victor, bundle bro. Doon lang ako umiikot. Nag-iiba-iba lang ng pairing, pero halos pare-pareho. Ito, yung nag-test ako, bali kapatid ko na itong producer ng North, nag-produce din sa akin ng Superset Wheeler yan. Nakakross naman sa bandun. Tara, kaya tayo sa flyer's loop ko. Tara, dito sa loop. Loop ko, dito ko nailipad yung mga ipon ko kasi yung lumang loop ko si Rane. Kaya ito ngayon, sana maganda yung maging result natin dito sa bagong loop. At yung mga ipon, sama-sama na sila. Mga ipon natin ang pang North, South at saka sa amin. Salamat sa Sandy Lock TV sa pag features ng vlog ko. More vlog to come. Shoutout nga pala sa mga tropa natin, mga kaibigan natin. Unahin ko na si Bombi Samson, si Yomi Serpento, si Edwin Muli, si Barkley, si Ray Abong, si Mel, tsaka yung mga kasama natin sa inyo ang BCI, si Lot, si Floyd Abanyo, si Fresh Money, si Benjamin, si Chola, si Apet, si Joseph, tsaka yung mga pinsang ko, shoutout sa inyo, hindi ko na kayo isa-isay. Sa ibang mga binangonan team, kaya BCI, shoutout sa inyo. Dilapas Family, Dilapas Family yun. Nga pala sa mga anak ko, si Carlo, si Claire Ann, si Clarissa, Cedric, at sa CJ. Sa mga lahat ng kapatid ko, sa asawa ng anak ko, si Erwin, saka si Jai. Sa mga apo ko, CLA, si Summer.